Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Mabilis ang paglaki ng papel ng teknolohiya sa pamumuhay ng mga tao. Kasabay ng mabilis na paglipas ng panahon ay ang mabilis ring pagtaas ng modernisasyon tungo sa mas pagpapadali ng paggawa ng mga bagay-bagay. Tunay na nakakamangha ang pagtaas ng estado ng kaalaman ng tao dahil sa mga nadidiskubre at nagagawa ng makabagong teknolohiya. Isang halimbawa nito ay ang patok na online shopping. Madaming tao ang nahuhumaling sa ganitong gawain. Bukod kasi sa napakadami ng pagpipilian ng halos lahat ng bagay na kailangan at gusto mo, ay napakadali pa nitong gawin kahit nasan ka man, at ang mas nagpadali pa rito ay ipapadala sa mismong address mong binigay ang iyong item na binili. Isa sa mga taong sobrang guilty pagdating sa mga ganitong bagay ay si Rowy o Rowena Barbacena. Aminadong adik na adik pagdating sa online shopping. Kung anumang makita niya na magustuhan, kahit na di nito kailangan ay kaagad niyang i-add to cart. Ito ang nagiging libangan niya sa tuwing walang ginagawa. Kaya naman, pagdating ng bayaran ay nagugulat na lang siya sa laki ng bill nito sa kanyang credit card. Isang empleyado sa isang malaking BPO company si Rowy. Supervisory ang level ng kanyang ranggo, kung kaya may kalakihan naman din ang kanyang sahod. Lalo na at sarili lang din naman nito ang kanyang iniintindi. Dalaga pa si Rowy at ang kanyang mga magulang kasama ang kanyang nag-iisang bunsong kapatid ay nakatira na sa Amerika. Tanging siya lang ang naiwan sa Pilipinas bilang ayaw naman din nitong manirahan sa ibang bansa. Ikatlong araw ng Marso, may malaking sale na gaganapin sa isang online shopping platform kung saan malaki ang discount at may mga alok pang libreng shipping ng mga items. Punong-puno ng excitement si Rowy na nagmamadali pang tinungo ang site ng nasabing platform. Alas 12 ng hating gabi man iyon ay hindi siya dinapuan ng antok. Sanay naman din ito sa puyat at nagkataong day off pa niya, kaya talaga namang gigil na gigil itong kapag online shop. Sinimulan na nitong magtitingin ng mga bagay-bagay na magustuhan niya. Panay ang add to cart nito na maya-maya lang ay ibabuy out niya ng minsanan. Kagaya ng dati, napakarami na namang binili ni Rowy nang hindi naman niya kailangan. Napakasikip na ng kanyang kondo dahil sa mga gamit, mga iba't ibang gamit na binili niya online. Sa pagtitingin-tingin nito, ay may isang seller ang pumukaw sa atensyon ng dalaga. Ang nakalagay na pangalan ng tindahang yon ay House of Surprises. Pinuntahan ni Rowy ang nasabing store at nakita niyang puro mga mystery box ang items na binibenta nito. Iba't iba lang ang laki at presyo.
naengganyo ang dalaga rito. Naisipan nitong subukang orderin ang mystery box na may halagang 1,000 piso. Labis pang natuwa ito nang makitang ang inaasahang petsa ng pagdating nito ay 5 ng Marso. Sobrang bilis kung tutuusin. Ano kayang laman ng mystery box na yon na nagkakahalaga ng 1,000 piso? Yan ang punong-punong kuryosidad na tanong nito sa kanyang sarili. Nang magsawa ay natulog na ang dalaga. Ikalimang araw ng Marso, kagaya ng inaasahan ay dumating ang mystery box na binili ng dalaga. Ang gwardiya na lang ng building ng kondo nila Roy ang tumanggap sa binili ng dalaga at inantay na lang siya nitong makauwi galing trabaho. Tuwang-tuwang nagpasalamat ang dalaga sa gwardiya at kaagad na umakyat sa kanyang kondo para buksan ang kahon na hindi niya batid kung anong laman. Pagdating sa kanyang unit ay mabilis na isinara nito ang pintuan at dumiretso kaagad sa kanyang mesa para buksan ang kahon. Sa halagang 1,000 piso ay malamang hindi na rin basta-basta ang laman nito. Maingat nitong binuksan ang kahon gamit ang isang maliit na cutter. Pagbukas nito ay mayroon itong tila maraming tela sa loob. Tinanggal niya yon sa loob ng kahon at nakita ang laman nitong isang mas maliit na kahon. Dali-dali niya itong binuksan. Pagbukas ay tumambad sa kanya ang laman ng kahon. Isa itong smartphone. Wala itong kahit na anumang accessories. Tinignan niya ito at tila ang telepono ay bahagya ng nagamit dahil na rin sa mayroon itong maliliit na gasgas sa bandang gilid. Mukhang maayos naman ito. Kaso, may isa pa siyang napansin. May tila bahid ng dugo ito sa may bandang ibaba ng likurang parte. Dali-dali itong sinindihan ng dalaga upang matignan kung maayos nga ba ang telepono. Sa totoo lang, magandang unit kasi iyon at may kamahalan pag binili. Kaya kung maayos ito, ay sulit na sulit ito sa 1,000 piso. Nang masindihan ang cellphone, ay lubhang natuwa si Rowie dahil mukhang maayos ito at napakabilis ng pag-responde nito sa bawat pindot. Ilang minuto pa lang nitong kinakalkal ang cellphone ay biglang nag-ring ito. May tumatawag rito. Yari, nakaw pa yata itong kanyang nabili. Isa lang ang paraan para malaman ito. Kaya nag-aalangan man ay sinagot niya ang tawag. Pagtutok sa kanyang tenga ay ganoon na lamang ang sindak na dumaloy sa kanyang buong sistema. Nang sa kabilang linya ay marinig niya ang: Kumusta, Binibining Rowena Barbacena? Nagustuhan mo ba ang laman ng iyong mystery box? Ang ganda mo naman sa suot-suot mong itim na t-shirt at gray na blazer. Bagay na bagay sa'yo. Siya nga pala, ayusin mo yung mukha mo. Dahil mas bagay sa'yo ang mukha mo kaninang excited ka. Nabitawan ni Rowie ang cellphone dahil sa labis nitong gimbal. Lumingalinga ito sa paligid na may pagkataranta. Kaagad nitong kinuha ang kanyang orihinal na telepono
at patakbong tinungo ang pintuan upang lumabas ng kanyang unit. Ngunit paghawak nito sa doorknob ay tila balustred ito na parang may sumira mula sa labas. Pwersahan na niyang pinilit sirain ang pintuan. Ngunit matibay ang pagkakagawa ng mga ito, kaya hindi rin niya basta-basta masira. Kaagad niyang idinayal ang numero ng security ng building para makahingi ng saklolo. Nabuhayan siya nang sumagot ang kabilang linya. Doon niya nanginginig na sinabi sa kanyang kausap ang nangyari. Ngunit mas lalo pa siyang nabalot ng labis na takot nang mula sa kabilang linya ay narinig niyang sumagot ang isang pamilyar na boses. Boses iyon nang tumawag kanina sa cellphone na kanyang nabili online. Inutusan siya nitong tumingin sa kanyang bintana at biglang napasigaw at napaupo si Rowie nang makita niya mula sa labas ng bintana nito ang isa-isang nalalaglag na mga katawan ng mga duguan at walang buhay na mga security guard. Hinuhulog ang mga iyon mula sa mas mataas na bahagi ng building. Halos mabaliw si Rowie sa kanyang mga natatanaw habang maladimonyong tumatawa sa kabilang linya ang lalaking kanyang kausap. Ilang sandali lang ay may isang tila bilog na nakatali mula sa itaas ng building ang humampas sa bintana ng unit ni Rowie. Matinding panginginig at takot na ang bumabalot sa dalaga habang walang humpay itong sumisigaw at humihingi ng saklolo. Inaninag ni Rowie kung anong klaseng bagay ang humampas sa kanyang bintanang salamin na noon ay nakasabit na sa labas ng bintana. Mas lalo itong nahintakutan nang mapagtanto niya kung anong klaseng bagay iyon. Isa iyong hugot na ulo ng tao. Halos maihina sa sobrang takot si Rowie, lalo pa nang makilala niya kung kaninong ulo iyon. Ito ay ang nakatira sa katabing unit ng dalaga. Isang saglit pa ay may isa uling ulo ang humampas at ngayoy paugoy-ugoy na nakasabit sa labas ng bintana nito. Muling napasigaw ng malakas ang dalaga at nakilala niya na ang ikalawang ulo ay ang nakatira sa isa pang unit malapit sa kanya. Madilim na sa paligid at mas lalo pang dumilim nang biglang mawalan ng kuryente sa building ng kondo ni Rowie. Patuloy pa rin sa pagsigaw ng saklolo ang dalaga. Kaunti na lang at mauubusan na ito ng boses. Gusto man niyang himatayin na lang, ngunit tila ayaw ng kanyang katawan. Halos tumalon ang puso ni Rowie nang isang malakas na paghampas muli ang bumasag sa salaming bintana nito. Hampas iyon mula sa isang nakataling katawan ng tao mula sa itaas na bahagi na bumagsak sa loob ng kanyang unit gawa ng malakas na pagtama nito sa bintana. Nakabibinging sigaw at iyak na ang ginawa ni Rowie, lalo pa nung itama niya ang kanyang mga mata sa duguang bangkay na nasa loob na ng kanyang unit. Isa iyong kilalang artista na nakatira sa isang unit sa building na iyon.
Muling nag-ring ang cellphone ni Rowie. Pagkakataon niya yon upang humingi ng tulong sa kung sino mang tumatawag. Pagtingin niya ay isa iyong numero na hindi nakarehistro sa kanyang telepono. Nanginginig niyang sinagot ito nang magsalita mula sa kabilang linya ang lalaking tumawag sa kanya kani-kanina lang. Ibabato na sana nito ang kanyang cellphone, pero naisip niyang itanong dito kung ano ang kanyang pakay, kung bakit niya yon ginagawa. Tumawa ng malakas ang lalaking yon sa paraang maladimonyo at sumagot ito ng, "Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita gagalawin. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Eh ikaw nga ang pinakamahalaga sa akin. Bakit ko naman gagawin sa'yo ang sinapit ng mga nasa paligid mo?" Pananalita ng lalaki. Muling nagtanong ang dalaga rito kung ano ang kanyang pakay at ginagawa niya ang mga ganitong karumal-dumal na gawain. Sumagot ito sa kanya, "Lahat ng gwardiya dito ay inubos ko para mas mapadali ang aking pagkilos. Siguradong makikialam ang mga yun, kaya pasensya na sila. Yung dalawang kapitbahay mo na pinugutan ko ay ang mga numero unong naninira sa'yo. Mababait yan sa harap mo, pero hinuhudas ka kapag nakatalikod ka na. Bagay na bagay nga sa kanila yan eh. Yung artista naman, di ba binastos ka ng hayop na yon? Binati mo at nginitian, pero anong ginawa? Di ba't inirapan ka tapos sinabihan ka pang get a life? Kaya talaga namang nararapat yan para sa kanila. Ngayon, ipinakita ko lang sa'yo kung anong kaya kong gawin para sa'yo." Pasigaw na sinabihan ito ni Rowie nang baliw siya at talagang nababaliw na. Ngunit tumawa lang ng malakas ang lalaki. Nagsalita ulit ito ng, "Teka, kailan na nga ulit ang bakasyon dito sa Pilipinas ng pamilya mo?" Sinigawan ito ni Rowie nang wala siyang pakialam dahil baliw siya, halimaw at demonyo. Nagsalita ang lalaki na nagpatahimik sa dalaga, "Sagutin mo ang tanong ko kung ayaw mo pagsisihan mo ito bandang huli." Nanginginig na sumagot ang babae ng sa susunod na linggo pa. Narinig nito mula sa kabilang linya ang lalaki na, "Mali! Surprise! Nandito na sila! O diba? Ako pa nga mismo ang sumundo sa kanila. Ayaw mong maniwala? O sige, pakinggan mo ito. Tanda, magsalita ka. Di ayaw maniwala ng anak mo. Bilis! Magsalita ka habang kaya mo pa. Anak, tumakas ka na! Huwag kang makikinig sa sinasabi ng lalaking baliw na to. Papatayin niya tayong lahat. Hanggat may pagkakataon ka pa, tumakas ka na!" At tila inagaw na ng lalaki ang telepono mula sa ama ni Rowie habang takot na humahagulgol ang dalaga. Tinanong nito ang lalaki kung ano ang gusto niyang gawin nito para pakawalan ang kanyang pamilya. Tumugon ang lalaki ng, "Simple lang. Mahalin mo ako. Ibigay mo ang sarili mo sa akin. Dalin mo sa iyong sinapupunan na magiging anak natin. Bumuo tayo ng isang pamilya.
kang mag-alala. Wala nang makakapanakit sa'yo. Nakita mo kung ano ang kaya kong gawin, di ba? Kaya alam mong walang sino man ang makakapanakit sa'yo. Papikit na lumunok ang babae at nagtanong na papaano kung hindi siya pumayag. Sinabi ng lalaki na, wala namang problema sa akin. Basta huwag mong aalisin ang iyong paningin sa labas ng bintana. Bilangin mo. Oo, bilangin mo ang mga malalaglag na katawan ng mga mahal mo. Muling pumikit ang babae at pumayag ito sa gusto ng baliw na lalaki. Wala na rin naman na kasi itong ibang pagpipilian. Binigyan ng lalaki ng 5 minuto si Rowie upang umakyat sa rooftop kung nasaan sila. Nagbilin pa ito na huwag magtangkang magdala ng kung anong pwede niyang gamitin laban dito. Dahil oras na gawin niya yon ay tutuluyan niya ang mga mahal nito sa buhay sa kanya mismong harapan. Ginarantiya naman ng dalaga na wala itong dapat na ipag-alala. Pagdating sa rooftop ay kinapkapan ng lalaki ang dalaga sa harapan ng nooy mga nakagapos na kanyang pamilya. At nagulat ang mga ito nang biglang warakin ng baliw na lalaki ang damit pang itaas ni Rowie. Sabay biglang tawa ng malakas at subsob ng mga labi nito sa labi ng dalaga. Gigil na gigil nitong pinaghahalikan ang dalaga hanggang sa kanilang kalagitnaan ng pag-ahalikan ay biglang itinulak ng lalaki si Rowie at galit na nagsabi sa dalaga ng, Baliw ka ba? Bakit ka biglang dumura sa loob ng bibig ko, ha? Nalunok ko eh! Sumagot si Rowie ng, Ayaw mo ba? Pasensya na ha. Nag-e-enjoy kasi ako eh. Gumiti at sumagot ang lalaki ng, Ganun ba? Sinasabi ko na nga ba? At magugustuhan mo rin ako. Patawad mahal ko. Sige, ituloy lang natin to kung dyan ka masaya. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paghahalikan hanggang sa bigla na lang napaatras ang lalaki habang nanlalaki ang mga mata. Bahagyang nakabuka ang bibig nito at pinagpapawisan. Nanginginig din ang buong katawan nito, sabay tanong sa babae ng, Anong nangyayari sa akin? Anong ginawa mo? Mahinang tumawa ang dalaga at nagwika ito ng, Lason, ayun ang nilunok mo kanina. Oo, at wala akong bitbit na pwedeng ipaglaban sa'yo. Kaya naman, naglagay ako sa loob ng aking bibig upang humalo sa aking laway. Na siya namang iyong nalunok kanina. Ngayon ay wala ka ng ligtas dahil isang matapang na klase ng lason iyan na nilalaman lang din ng isang mystery box na nabili ko sa isang black market site. Hindi na nagawang narinig ng lalaki ang mga sumunod na sinabi ng babae. Tuluyang bumagsak ito ng nakadilat. Nakabuka ang bibig kung saan unti-unting umagos ang bula na may halong dugo. Kumpirmadong wala na itong buhay. Mabilis na tumakbo si Rowie patungo sa kinaroroonan ng kanyang pamilya at kaagad na kinalagan ang mga ito.
Matapos kalagan ay mahigpit itong yumakap sa kanila. Hindi na nagsayang pa ng oras si Rowie para magdrama at kaagad niyaya ang mga ito na lisanin ang lugar na iyon at i-report na sa mga otoridad ang nangyari. Nang makalabas na sila ng gusali ay biglang bumagsak si Rowie. Kaagad na iniupo ito ng kanyang kapatid at tinanong kung kaya ba niya. Nanlumo ang mga ito sa naging sagot ni Rowie. Malamang may konting laso nang nakapasok sa aking katawan. Ramdam ko na umiipekto na ito sa akin. Lagi niyong tandaan, mahal na mahal ko kayo. Mag-iingat ka. At tuluyan nang nawalan ng malay si Rowie. Nooy pumailan lang sa atmosfera ang hinagpis ng kanyang pamilya. Liwanag. Napakaliwanag. Dahan-dahan ang pagbukas ng mga mata. Napakaliwanag na mga ilaw. Ayan ang bumungad kay Rowie. Nakahiga ito at may mga mahihinang pag-uusap itong naririnig. Nang tuluyang mamulat ang mga mata, ay nasa ospital pala ito. Nasa kanyang tabi ang pamilya nito na siyang lumuluhang kinakamusta siya. Ayon sa mga ito, ay 3 araw na siyang natutulog. Buhay ako. Hindi ako napatay ng lason. Biglang napabangon si Rowie at nanginginig na tila punong-puno ng kaba itong nagsalita ng. Kung hindi ako namatay sa lason, yung lalaki, nasan yung lalaki? Nabuhay rin ba siya? Nagsalita ang tatay nito ng. Relax ka lang anak. Ayon sa doktor malakas na uri ng lason yung nakapasok sa katawan mo. Mabuti na nga lang at sobrang konti lang yung nalunok mo tsaka naagapan ka agad. Dahil kung nagkataon matutulad ka sa demonyong lalaking yun. Oo anak, napatay mo ang kriminal na yun at wala na siyang mapeperwisyo pa. Dahil sa'yo anak, proud kami sa'yo kaya magpalakas ka para makauwi na tayo. Lumipas ang mga ilang araw ay tuluyan nang nakabawi ang aking pisikal na pangangatawan. Ngunit nananatili pa rin sa aking isipan ang mga tagpo na nangyari sa akin na tila hinding-hindi na mabubura pa. Sa ngayon ay itinigil ko na ang pag-online shopping matapos ang nangyari sa akin nang minsang umorder ako ng isang nakakatuksong online mystery box.